Welcome to Araling Panlipunan, Quarter 4, Week 8. Pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan sa tahanan, sa paaralan at sa komunidad. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maisasagawa ang iba't ibang pamamaraan ng pangangalaga ng kapaligirang ginagalawan. Pasdan natin ang larawan. Paano mo ito napapangalagaan? Yan, magaling! Panatiliin ang kalinisan nito para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Tingnan ang mga larawan. Halin ang nagpapakita ng iba't ibang pamamaraan ng wastong pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan. Lagyan ng markang check ang mga ito. Inalin kaya sa mga larawang ito ang nagpapakita ng iba't ibang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kapaligirang ginagalawan. Tama, munarawan. Alin pa? Tama, sumunod. Pati rin ang ikatlong larawan. Maging ang ikaapat na larawan. Ang ikalimang larawan kaya? Sinisira ang halaman. Ang ikaanim na larawan? Tulong-tulong sila sa paglilinis, kaya lalagyan din natin ang check. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, pagtapatin ng hanay A na pangungusap na nagsasabi ng pamamaraan ng pangangalaga sa komunidad at hanay B na mga larawang katumbas nito. Number 1. Dinadampot ng mga bata ang mga kalat. Alin kaya sa mga larawang ito sa hanay B? Tama, ang sagot ay letter B. Number 2. Ang mga bata ay nagtatanim. Tama, letter C. Number 3. Nagwawalis ang pamilya. Tama, letter D. Number 4. Si Carlo ay nagdidilig ng halaman. Tama, letter D. At ang panghuli, number 5, isinakay sa truck ang mga basura. Tama, letter A. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, kulayan ng pula ang puso kung ang pangungusap ay nagsasabi ng pamamaraan ng pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan at kulay itim kung hindi. Number 1, itasin ang mga bulaklak na makikita sa paligid. Tama, itim na puso. Number 2, iwasang magtapon ng basura sa mga ilog at kanal. Tama, pulang puso. Number 3, magtanim ng halaman. Tama, pulang puso. Number 4, gawing pataba ang mga tuyong dahon. Tama, pulang puso ulit. Number 5, gamitin muli ang mga plastic bag o bag na plastic. Tama, kulay pulang puso ulit. Magaling mga bata! Para sa gawain sa pagkatuto bilang apat, lagyan ng markang check ang ipinakita mong pamamaraan ng pangangalaga sa iyong kapaligiran. Narito ang mga gawain. Number 1, pagwawali sa loob at labas ng tahanan. Ito ba ay iyong naipakita? Kung oo, lalagyan ng check. Ganun din ang gagawin sa number 2 hanggang number 5. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, basahin mabuti ang mga pangungusap. Kung ito ay nagsasabi tungkol sa pangangalaga sa kapaligirang ginagalawan, iguhit sa patlang ang bituin at buwan naman kung hindi. Number 1, mga bata sa aming paaralan ay nagtatapo ng basura kahit saan. Bituin o buwan? Tama, buwan. Number 2, lahat ng mga tao sa aming komunidad ay nagtutulungan sa paglilinis ng mga kanal. Tama, bituin. Number 3, sumasama ako sa aking ama sa pagtatanim ng mga halaman. Tama, bituin. Number 4, pinipitas ko ang mga bulaklak sa mga parke. Tama, buwan.
Number 5, ginagamit ko ulit ang mga plastic bag o bag na plastic. Tama, bituin, magaling mga bata. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 6, gamitin ang talaan ng mga gawain nagsasabi ng pangangalaga sa pamayanan o komunidad. Lagyan ng markang check ang kolom kung gaano mo ito kadalas ginagawa. Palagi ba, minsan o hindi? Narito ang ilan sa mga gawain sa pamayanan o komunidad. Number 1, nag-aayos ng mga upuan. Palagi mo ba itong ginagawa? Minsan o hindi? Kung palagi, lalagyan mo ng check ang kolom ng palagi. Kung minsan naman, ang checkan mo ay ang kolom ng minsan. At kung hindi naman ay ang kolom ng hindi. Ganun din ang iyong gagawin sa number 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 7. Para sa gawain 8, kulayan ang larawan nagpapakita ng iba't ibang pamamaraan ng pangangalaga sa kapaligiran ginagalawan. Tingnan natin ang unang larawan. Yan, nangunguha ng mga corals. Tapos, nagmimina. Dynamite fishing at saka pagputol ng puno. Pangalawang larawan naman. Meron silang cleanup drive na ginagawa. Naglilinis sila ng karagatan. Pinupulot ang mga basura. Sa inyong palagay, ano ang ating kukulayan? Ang unang larawan ba o ang ikalawang larawan? Tama ang ikalawang larawan. Maraming salamat mga bata sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!